Hello guys, hello mga kasari, kumusta? So guys, for today's video ay gusto ko lang ibahagi, no? Kasi masaya tayo dahil mayroon naman tayong bagong naipundar dito sa ating sari-sari store. Dito naman may naipundar naman tayo dahil sa ating negosyo, no? Kaya masaya talaga pag mayroon tayong pinagkakitaan, talagang yan na nakakaipon tayo ng pakunti-kunti at naibili natin kung anong gusto natin, no? Dati naman ay hindi ako hilig nito guys, ngayon biglang nagka-hilig na ako kasi nga talagang ang ganda kasi guys, magandang investment ito, talagang tumataas ang presyo, legit na sa sanglak, kaya nagustuhan ko siya kasi sa oras ng kagipitan, pwede mo din siyang isangla, no, at tumataas pa yung presyo niya, no, kaya naman, ito ibabahagi ko lang sa inyo, guys, yung nabili natin na katas ng ating tindahan, no, kaya naman, magbibigay din ako ng tips, guys, kung saan pwedeng isangla na mas malaki ang kikitain mo para hindi ka magsisisi at maging wise din sa pagbili nito kung gusto mo talaga na malaki ang kikitain mo pa, no? Kaya ito ay isishare ko din sa inyo guys kasi nalalaman ko to dahil base sa aking experience, may nagsabi nga sa akin, kaya yan, ibabagi ko din sa inyo yung aking mga nalalaman. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. At ito nga guys, dati nabili na rin ako doon sa Santa Cruz, sa Chinatown Gold Center guys. No, ito nga gold, talagang magandang investment to guys para sa atin. No? Kasi ito talaga ay talagang tumataas ang presyo. No? Maganda talaga ito. Parang nagustuhan ko na talaga ito ngayon guys. No? Kaya nagtanong-tanong din ako doon sa binilan ko kasi parang gusto ko rin maging reseller nila. Kasi talagang ang ganda kasi nito kahit din naman sabihin natin na kasi ang mahal na ngayon ng ano guys, ang mahal na ng paragraph ngayon. Magano na nga ba ang paragraph ngayon guys, kasi sabihin ko din sa inyo. No? Dati kasi nung bumili na ako dati guys doon, tagal na yun, nung 2022 pa yun, nung year 2022. So, ang paragraph pa lang ng gold noon ay 2,850. No? Pero ngayon, nung pagbalik ko, ang paragraph ngayon guys ay 3,550 na. OMG, grabe. Ang bilis tumaas, no? Ang binili lang natin na dati ay manipis lang kasi hindi naman kasi ako mahilig sa mga ganit, mga alahas, guys, no? So, talaga ngayon, bigla ako nagka-interest nga kasi nga tumataas yung value niya, no? Kaya pwede pa siya masangla sa oras ng kagipitan, kaya nagustuhan ko talaga, no? Kaya gusto ko lang ibahagi sa inyo. Kaya pumunta tayo doon at yun nga, bumili tayo dito sa ito guys, yung resibo nila dito sa tunay na ginto, dito ako bumibili guys sa kanila, no? Kasi nga talagang na ano ko din sila, nakita ko din sila sa Facebook, nakapagtanong-tanong din ako, bala ko din maging reseller sa kanila, no? Talagang yan, mag-isip tayo ng dagdag racket natin, no? Kasi nga halimbawa pag ang program ngayon ay 3,550, pwede natin tubuan ng 100 or 200, no? O makakalibre na rin tayo ng pang-ulam-ulam na basta ganun, diskartehan na lang natin. Huwag masyadong mataas yung presyo din natin ng tubo kasi baka mawalan din tayo ng ano niyan, customer. No? Guys, ito yung binili natin. No? Masaya lang tayo pag may buwan tayong bagong naipunta. Ito nga guys, ang cute ng lagayan nila. No? Ito nga yung binili natin. No? Ano siya guys? Saudi Gold 18K. Katas ng ating tindahan, kaya masaya na naman tayo, no? Pag mayroon tayong naipundar. Saka yan guys, yan. Yan may, pero magkaibang presyo to guys, magkaibang presyo to, yung pendant niya, ng Papa Jesus, ang pinili ko talaga. Ayan. Ang timbang nitong necklace guys, ay 5 gram. Ayan, papakita ko. 5 gram, tapos itong pendant, 1.2 gram. Yan, cross. Yan, guys. 18 carats din yan, guys. Yan, ang ganda, diba? Tapos, ang bili naman natin dito, guys, ang total na binili natin dito, no? Katas ng ating tindahan ay 20,770, guys. Ayan. 20,770, no? Ito yung bago natin naipunta. Kasi, ang ganda, pwede siyang isangla, no? Kasi, kaya nagustuhan ko siya. Pwede natin isangla at nakapagtanong-tanong nga ako. Kung gusto mo naman na hindi mo natutubusin yung malaki ang sanglaan, yung talagang hindi mo na siya tutubusin, eh, doon ka magsangla sa Villarica guys, no? Kasi doon kasi pag doon ka magsangla, talagang
bubutasin nila kasi parang masisira kasi yung alahas mo eh. Nung pagkabili ko nito talagang pumunta ka agad ako sa pawn shop, tinanong ka agad kung magkano. Sagad sangla dito. Kasi nga nagtanong ako doon sa binilhan ko, sabi naman niya ay 15K ang sangla nito. Kaya pumunta ako doon sa Villarica. At sabi nga nung katabi ko, tinanong niya sa akin na ano, kung tutubusin ko pa ba. Magsasangla din siguro siya. Sabi ko, hindi, tatanong ko lang kung magkano yung sangla dito ng sagad niya. At yung nga, sinabi nga niya na, kung tutubusin mo pa yan, dapat hindi ka dito magsangla. Kasi, talagang masisira yung gold mo, talagang bubutasin nila. Kasi tinitingnan pa talaga nila kung pure gold ba, pati yung loob no, talagang ganun. Buti na lang talaga may nagsabi sa akin guys, kaya di ko na tinuloy, naghanap na lang ako ng ibang pawn shop. Kasi itatanong ko lang naman talaga siya, hindi ko naman siya isasangla, no, para magka-idea lang tayo. Parang ang sarap lang pag mayroon tayong naipunda, no. Kaya ayun, pagkasabi nun ay, ayun, umalis na ako, no. Kasi nga, ayoko masira yung gold natin. Kaya doon na lang ako nagtanong guys sa Palawan, wag lang sa Villarica. Pero kung gusto mo talaga na hindi mo na tutubusin, doon ka sa Villarica kasi mas malaki yung sangla doon. Sa Palawan naman guys ay medyo mababa. Nagtanong ako doon pero hindi naman nasisira yung gold kasi konting ano lang naman nila. Kasi inaano kasi nila yan eh, kinukuskus, hindi yan tawag doon. Ang nagtanong ako doon guys sa Palawan, ang sangla nito ay 13,000. Ayan. 13,000 guys. Pero ang bili natin nito ay 20,770. No? Diba? Kaya nagustuhan ko siya, pwede pa natin siyang isangla. At next naman guys, may nagustuhan ako doon na bracelet. No? Yun naman ang target kong pag-iipon. Mag-iipon na naman tayo ng pakunti-kunti lang. No? Ang ganda kasi mag-invest nito guys kasi pataas ang presyo. Kaya nagustuhan ko. Kaya yan. Natutuwa lang ako guys. No? Kaya gusto ko lang ibahagi. Katas ng ating pagsisikap guys. Kaya natutuwa ako pag mayroon tayong naipondar na naman. At syempre guys, kailangan din maging wise sa pagbili, no? Kasi pag pure gold talagang binibili natin, talagang malaki yung kitain natin, malaki ang sangla. Kasi pag bumili kayo ng gold na may kasamang may bato, mababa pa lang sangla nun guys, no? Pero kung gusto niyo naman na ipampas yun nila, yung suot-suot lang, yung pwede naman yun. Pero kung gusto naman pagkakitaan, yung isa sangla, kailangan yung pure na lang ang bibilhin nyo, no? Yung walang diamond, kasi mababa pa lang sangla nun guys, no? Nagtanong-tanong ako, no? Kaya yan, mahilig kasi ako magtanong kung ano yung mas malaki pa ang kikitain natin. Yung gold lang talaga, yung walang kasamang bato, mas malaki ang sangla dyan guys. Kung may kasamang bato, kahit mamahaling bato pa yan, diamonds, mababa lang pala pagdating sa sangla. Kasi parang hindi kasama sa timbang nila pag magsangla. Ano? Nagtanong-tanong kasi ako doon sa pawn shop guys. Pag bumili ka sa kanila, kasama yun sa timbang. Parang kita kasi nila yun. Pag isangla mo, hindi yung kasama. Parang wala palang halaga yung bato. No? Kasi ito talaga ang ano nila, yung gold lang. Pero pag kasamang bato, wala pala yung halaga guys sa ano, mababa lang ang sangla doon. Kaya yun guys, gusto ko lang ibahagi yung mga nalalaman ko. Kaya maraming salamat sa mga nanonood. At huwag kalimutang mag-like, subscribe mo para updated kayo sa susunod ko pang video. Thank you guys. God bless us all.